Okay, pregnant women. Mapag-usapan natin ngayon ng pagkain. May pinaglilihian ba kayo? Ikaw, Ivy? Maasim. Actually, na-try na yung spaghetti, tapos nilagyan ko siya ng kalamansi. Okay. Hala? Hala? Kalamansi, lahat tubig. Lahat, suka. Particularly, particularly kalamansi. You put kalamansi in everything. Kung pwede, may kalamansi yun. Yun ang may kalamansi. Iba, pwede nga, hindi pwede may kalamansi. Nilagyan pa rin. Nasarapan ka naman. Hindi nga. Oh my God. Try mo ulit tapos na pangarap. Hala! Para masarap. Ulit ko na siya pa. Ay, hindi pala siya masarap. Hindi pala siya ganun ka-bongga. Ikaw, Cherise. Ako ngayon, mahilig ako sa lapu-lapu. Fish, lapu-lapu, parang yun ang type mong kainin. Oh, pero parang ang selan ko sa luto, kailangan wala talagang lansa. Talaga, like ako nung nabuntis ako, parang type na type ko yung idea ng ulam and rice. Tapos meat burger. Eh, hindi naman ako talaga meat eater. Grabe, steak type na type ko na parang hindi ko nawala. Parang hindi nawala ngayon. Parang type na type ko pa rin siya ngayon. Nadala ko pa rin siya. Pag buntis ka, kailangan mo rin ng mga nutritious na food. Like, for example, pagka nag-Google ka at itanong mo kay Google, apparently ito si Google ang daming nalalaman sa life, ire-recommenda niya ang salmon. Salmon is very, very good though for both mommy and baby. Why? Because it has omega-3, which is good for the heart of the mom, and DHA for the baby's brain. And I also heard that sardines is very good for the development of the baby's brain. Ayan. Tapos meron din siyang serotonin. Itong serotonin na to, ito yung nakakapagpa-happy sa atin to prepare us for postpartum. Alam ko here in the Philippines, hindi masyado nating iniinda ang postpartum, but I went through it. It was horrible. It was horrible. I didn't like it. So, para sa'yo, para sa inyong dalawa, you'll go through that. So, might as well prepare for it. At speaking of preparation, merong magpe-prepare sa atin ng napaka-sumptuous na pagkain for today. How about a big hand for Chef Kenneth Tordesilla, chef and consultant of Hive and Cocoon Hotel. So Chef, ano ba yung ipe-prepare mo para sa ating mga pregnant women at sa akin na rin? Yes, so this morning we will prepare two dishes that we think are healthy dishes that are very good for pregnant women. So mag-prepare po tayo ng salmon. Yes, salmon po. And to go with it, simple sauté vegetables, specifically for sauté po. Yan. And also guys, did you know that salmon actually lowers your sugar? Yan, yung level ng sugar ninyo. So good for diabetic also. Like yung may mga gestational diabetes which I've experienced when I was pregnant. Hindi ko alam yan. So, hindi ko nakain yan. Sayang nung pregnant ako. But I actually love salmon. Masarap ang salmon. Minsan ba naghahanap pa rin kayo? Yung may kinakrave pa rin kayo na minsan yung wala sa panahon, yung ganon? Meron pa din talaga. Ano? Iba-iba. Wala naman fixed. Ano naman, Ivy, meron ka pa bang kinakrave na type na type mo? Siguro after 4 months po nung paglilihi ko, parang bumawi. Normal eater na ulit ako. Basta Pinoy food. Basta Pinoy food. Oo. So, wag na natin patagalin yan, Chef. Kainin na natin yan, oo. Tikman na natin yan ng bonggang-bongga. Gutom na itong mga katabi ko. Alam mo naman, kumakain to for 2. Nax, totoo kaya yun? Sabi nila, hindi naman daw talaga. Sabi, dapat wag daw. Oo, hindi naman nga. Kasi ako hanggat kaya kumain, kakain ako. Oo, but you have to eat talaga. Kasi kailangan din ng nutrients talaga ng katawan ni mami. In fairness, masarap. Sarap, diva. Thank you very much, Chef. This is very good.